What's up guys? It's George Kawachi. G, samahan niyo ako at pakinggan natin ang mga kwento sa kusina. Hey, what's up guys? George Kawachi here. Andito tayo ngayon sa Chef Ina's Place, Bulalong, Batangas sa Las Piñas, kung saan tuturuan tayo ni Chef Ina gumawa ng kanyang famous Bulalong Batangas. Kasabay nito, magluluto din ako ng fried tawilis na lalagyan natin ng konting twist para maiba naman. Okay? So, are you guys excited? Ready na ba? Okay? G, tara, kwentuhan tayo at makinig tayo sa mga kwento sa kusina. So, I'm here with the lovely and beautiful Chef Ina. So, thank you so much for having us sa restaurant nyo. Now, excited ako guys since it's rainy season right now na mag-soup tayo. So, saktong-sakto actually yung gagawin natin today for them na magagawa nila sa bahay kasi rainy season. At the same time, masarap mag-soup pag rainy season, you know? Yes. Mahilig ba kayo mag-soup? Mahilig ba kayo mag-soup ng mga anong mga soup na ginagawa? Yes, lalo na pag malamig ang panahon. Okay, so Chef Ina, come on. Tell me what to do on how to start from bulalo. Okay. So let's start with the ingredients that we have here. So ano yung main ingredient natin for bulalo? The beef shank. Beef shank. So normally for the beef shank, ano mas prefer nyo? Mas mataba yung beef shank or mas gusto nyo mas malaman? Mix siguro. Half-half. So as you could see guys naman, ayan yung bulalo, ang ganda-ganda. Okay, what else pa ang mga ingredients natin to make bulalo? The sibuyas. Sibuyas, okay. Pechay Tagalog. Pechay Tagalog. Corn. Corn, okay. Ano? Patis. Patis and? Rock salt. Rock salt, okay. Gumagamit ba kayo ng, for your restaurant, mga like MSG or preservatives niya? No, all natural. All natural, yes. Sila. So see guys, for this one, all natural ang ginagamit nila. Kaya pala malasang-malasa yung broth. Yeah. Well, I tried it kanina, so yun. Okay, for the veggies, since ang bulalo kasi, ang alam ko is, talagang lagi siyang may corn. Kung wala kang corn, ano ang pwede mo gawing substitute for it? Okay lang naman din ang walang corn. Okay. Pero yung natural na bulalong Batangas, authentic bulalong Batangas may corn. Oh, okay, so traditional. Yes. So it's the thing that sets it apart. Yes. From different na parang pinakulan or like nilaga lang. Yeah. Nilagang baka lang. Nilagang baka lang. Okay. Any, pwede ba tayong magdagdag ng ingredients for it, vegetables, kung gusto man nila magdagdag? You can put spring onion. Spring onion, what else? So, anong first step natin? The beef shank. Beef shank, okay. So, abot ko sa inyo. Yan ang beef shank nyo, ha? Ako kasi pa nagbubulalo normally, gusto ko yung malaking-malaki talaga yung shank. Mahilig kasi ako sa bone marrow. Oh. Sabi nila, makolesterol, pero okay lang. You only live once, di ba? Bata pa naman, so okay lang. Okay? After the beef shank. So, ito yung salt. Buksan ko na yung salt, ha? Okay. We put the water. Water. So, normally, pag, ito, ilang beef shank yan? Around 4 pieces, four right? 4 pieces, yes. Gano'ng daming tubig ang ilalagay natin? Yung mga 3 liters. 3 liters of water for every 4. Okay, so, pwede take note, guys, magdagdag. Ha? For beef shank, so, around ilang grams yun? Mga 1 kilo? Or wala naman? 1.5 kilos. Around 1.5 kilos, 3 liters. So, ratio natin, 1 is to 2. Uh-oh. Okay? So, start na natin yung fire. As you can see. Habang pinakukuluan natin siya, gano'n mga ilang hours para masabi mong ma-attain mo yung maximum na 3 hours. 3 hours talaga. Pag sumobra tayo sa 3 hours, ano mangyayari? Sobrang lambot na nung ano. Sobrang lambot niya. Tapos wala na yung nawawala na yung bone marrow. Yeah, natutunaw na siya with the ano. Natutunaw. Okay. So and dapat slow fire. Slow fire lang siya. So ang start natin diyan is paglagay ng beef shank, pakukulaan natin. Yeah, we put the rock salt, little rock salt. So what's the next step? Yun lang. Okay. So after that, put a bit of rock salt. So there you go. So ito yung mga secrets ni Chef Ina. Kailangan low fire. For 3 hours, right? Yes. So, boiling ba siya or like simmering lang siya for 3 hours? Simmering. Okay, so simmering for 3 hours and then add the rock salt. We put the half of sibuyas. Sibuyas, okay. So, half ng sibuyas, lagay natin siya. Okay. As you could see, okay? Okay na yan. So, half ng sibuyas, okay. Itong other half ng sibuyas, kaya natin dadagdag? Pagluto na siya. Pagluto na siya. So, itong buong recipe na to, since habang nagkukuluan, may time pa tayo para magkwentuhan. Oo. Saan yung natutunan yung recipe niyan? Actually, nagpunta lang ako ng Tagaytay. And then?
Tapos nagustuhan ko yung bulalo. Since marunong naman ako magluto, tiningnan ko lang yung ingredients. Okay. Pag-uwi ko sa bahay, hinuli ko na yung lasa. Oh, okay. So from there, dun yung nagawa yung signature dish itself. Yes. So based lang from experience and having it. Since sabi yung marunong kayo magluto, did you have any culinary background? Or like, since kayo nag-aral and everything? Since high school kasi, nagluluto na ako. Okay. Nag-invento ako ng mga drinks, nakukuha lang sa bukid namin. Taga saan po ba kayo? Mindoro. Mindoro, okay. Mindoro. My mother is a Batanggenya. Ah, okay. So, Batanggenya yung mother nyo. And then your dad is from Mindoro. Tapos, from there, so high school nag-start ka. Mm-hmm. And then, dun ka na rin nag-aral sa Mindoro? Or? No, dito sa Manila. Dito sa Manila. So, was it your course talaga, culinary? No, accountancy. Accountancy yes. Yung course nyo. Okay. So, okay. So, from accountancy, how did you end up being like a chef? Eh, since mahiling ako magluto, nag-take ako ng short-term culinary for proper etiquette. Oh, okay. So see guys, hindi nyo kailangan magkaroon ng culinary background or like the have been a culinary school, hospitality school to start your own restaurant like this one. So all you need is like a passion for cooking lang talaga. Okay? So we'll just wait for this to boil. Yeah. And then what's the next step after that? Lagay natin yung mais after... Yung mais. Okay. Like after 2 hours. After 2 hours. So, since this one is boiling, while we're doing that, like I said, may ika-complement tayong dish with it. I think na pwede natin siyang i-start right now. So, we could start with the honey glaze. Tawilis already. So, Chef Ina, will you help me do it? Yeah. Okay. Okay, so since mamaya pa naman to, Chef Ina ilalagay, di ba? So, kailangan pa natin mag-antay ng around what? 2 hours? 2 to 3 hours. 2 to 3 hours bago natin isama to. Itabi muna natin to and then gawin muna natin yung tawilis. Okay. Para perfect pair with the Batangas, bulalo. Okay? So, Chef Ina, please naman, papasa naman yung gamit dyan, no? And then, ito, uusog ko dito. Okay, so usog lang natin to. So, for this one, ang ingredients natin, what we would do is, to make it a bit of a twist, we would add a honey glaze with our honey garlic glaze with our tawilis. Okay? So, ang ingredients natin for this one, Chef Ina, is your tawilis. Okay. Ibe-bread natin siya with konting cornstarch. Tulungan na kita. Yes. Okay. Yes, please. Oh, so here it is. Here's the spoon and then add the cornstarch and then haluin na natin siya. Okay. Now, for our honey garlic glaze, ang ilalagay natin is basically honey. Siyempre, garlic, honey garlic glaze nga, di ba? A bit of sugar to enhance the sweetness. Konting vinegar para labanan yung acidity niya. Salt and then a bit of ground pepper. Okay, so Chef Ina, pakihalo lang yan. So ngayon, habang binibread natin itong tawilis, pinapainit natin yung mantika. Yung mantika, kailangan mainit na siya bago natin ilagay yung tawilis inside. Kasi pag malamig yung mantika at dinrop natin siya, magiging soggy lang yung fish. So masasayang yung pagkaganda ng mantika. So, okay? Okay na ba? Wow, okay, so yeah, mainit na siya. Okay, so drop na natin. Here we go. Yan. So again, fun fact. Ang tawilis is mahanap mo lang sa Taal Lake. It's actually the only sardinilla species na mahanap mo sa fresh water. Kasi lahat ng sardine species is mahanap mo sa salt water. So, through time, nag-evolve na sila and became part of technically, the ecosystem, kaya nag-evolve sila and nag-adapt sila sa pagiging freshwater fish niya. Okay? So, haluin lang natin. Make sure pag drop natin sa oil natin is haluin natin siya para maiwasan natin yung pagdidikit since okay. May breading siya. So, Chef Ina, since we're talking about this, habang inaantay natin na maluto si Tawilis, bakit bulalo ang ginawa mong specialty for your restaurant? I mean, I'm sure madami kang alam na other recipes and everything, pero bakit bulalo yung pinili mo for your restaurant? Kasi dito sa Las Piñas, okay. Walang nagsiserve ng authentic bulalo. Okay. So wala talagang mahanap around the area na bulalo talaga? Meron siguro, pero hindi siya authentic. Okay. So from there, nag-grow yung idea na mag-start tayo ng bulalo. Yeah. Oh, that's interesting. So sa family mo, ikaw lang ba nagluluto? Or ako meron lang. Ikaw, ikaw lang yes. Talaga. How many ang siblings mo? Eight siblings. Yes. So out of 8 siblings, ikaw lang talaga nagluluto. Opo. Ikaw lang yung may passion for cooking talaga. Yes. Mother side or father side mo natutunan yung pagiging, your cooking skills? Wala naman. Wala. Walang mahilig. Ako lang talaga. Okay. Oh, that's good. For me naman kasi personally, family side ko, I'm an only child. Mm-hmm. So ang family side ko, ang mahilig sa amin magluto is
yung mother side ko. Mm-hmm. So natuto ako magluto talaga based sa aking lola. So yung lola ko before, pag may pupunta ako sa Manila sa bahay niya, lagi siya nagluluto. And mahilig ako kumain. So syempre, pag mahilig ako kumain, kailangan matuto ka rin magluto. Kasi kung puro kain lang gagawin mo, medyo boring eh. Baligtad tayo, ako hindi mahilig kumain. Ah, talaga? Oh, oh. Kaya pala sobrang fit na fit yung itsura mo, compared yung sa akin na medyo parang dami na to, taba. So okay, so habang nagluluto yan, pwede natin gawin yung glaze. Okay. So ipe-prepare lang natin siya. Lagay natin sa pan. Kukulungan natin, okay? So ngayon, Chef Ina, makikita mo, luto na siya, di ba? Okay. Medyo maputi yung kulay niya kasi nilagyan natin siya ng cornstarch na breading. So, hindi natin siya kailangan hintayin na mag-golden brown or anything. Kasi yung cornstarch, technically, pag naluluto siya, di ba, maputi siya. Maputi yung labas niya. Crispy na rin. Yes. And nakita ko normally sa restaurant yun, nag-serve kayo ng Tawilis, right? Pero walang breading. Wala. Okay, the reason kung bakit ako naglagay ng breading for this one is because maglalagay tayo ng glaze. Okay. And may tendency kasi minsan na pag walang breading ang lalagyan mo ng glaze, nagsasagi siya or okay, like lumalambot siya agad, di ba? So ito, ang kinagandahan nito is magiging firm pa rin siya para kahit na may glaze siya, pag kinagat mo, crunchy pa rin siya, di ba? So, Chef Ina, patulong naman ako na pakuha tayo ng strainer. So, okay na to. Ang ganyan natin siya. So, sa makikita nyo, since ang Tawilis is maliit na isda, medyo fragile lang datingan niya. So, may mga certain na isda talaga na medyo madudurog. Okay lang naman yun. It's perfectly fine, especially pag big batches ginagawa nyo. Pero kung gusto nyo sobrang ganda ng presentation, try nyo huwag i-overcrowd yung pan. Okay, sige na. There you go. Assist na ako. There you go. Good catch, good catch. Okay. Shafina, ano favorite song mo? Shafina. Love song. Ano love song? Specifically, ano love song? Especially for you. Especially for you. So, pwede ba habang gumagawa tayo ng glaze ngayon, bigyan mo ko ng konting sample kung paano gagawin yan? Hindi ako marunong kumanta eh. So, okay. Sabi nila, pag hindi ka marunong kumanta, magaling ka daw sumayaw. Kasi actually ako, honestly, hindi ako marunong kumanta. Pag pinakanta mo ako, swear, bagyo, you'll land the part 2. Hindi rin ako marunong sumayaw. Hindi rin marunong sumayaw. Magda-dive na lang ako. Oh, so dive, paano dive? Like dito? Scuba dive. No. Ah, okay, scuba dive. Akala ko magda-dive ko lang bigla dito. Okay, so Chef Ina, habang pinapanamig natin yan para mag-lisa, let's set it aside muna, okay? Okay. And then, yan. So dyan ka lang, Tawilis, babalikan ka namin. Stay there, chill. And ito si oil is itabi na natin kasi medyo hazardous na siya dito sa area. So, let's get a new pan. So, sige, Chef Ina, can you please pass it? And I'll get the new pan under you. So, Chef Ina, since ready na yung tabi natin on the side, we have to make our glaze already. Okay. So, for the glaze, we would have our garlic dito, honey, pepper, vinegar, saka white sugar. Ngayon yung white sugar, kung magtatanong ka, bakit ba may white sugar pa kahit may honey? Okay. So, ang ginagawa lang niya, ini-enhance lang niya yung sweetness ng honey. Okay. So ngayon, honey by the way, is my personal favorite. It's a personal favorite of mine, honey. Lahat ng pagkain ko, normally pag nagluto ko sa bahay, lagi may honey. Okay. So for that, we have to start with our garlic first. Mm-hmm. And our oil, so hot oil. So yun, again, pag nagsosote, di ba, mas maganda pag nagsisizzle yung pan. Mm-hmm. Kasi mas mainit, it's better. Okay. So after that, next is we add in the honey. Okay. Gusto mo, tulungan na kita. Yes, please, sige, hon. There we go. Okay. So, we need to know more about you din. Kasi again, hindi lang naman ito yung show. Again, hindi lang naman ito yung show para sa pagkain. Gusto rin namin malaman kung ano yung ginagawa niyo, Chef Ina. So, ano yung mga normal hobbies na ginagawa mo, Chef Ina? Favorite stuff na mga ginagawa mo? Scuba diving. Scuba diving? Mm-hmm. Saan ka nag-scuba dive madalas? Anilaw. Marinduque. Marinduque. What else? Saan pa? Mindoro. Mindoro. Yeah. For you, where is the best dive spot in the Philippines? Kasi sobrang daming dive spots dito, ang laki ng dagat dito. Saan yung masasabi mo? For me, siguro kasi napuntahan ko na yung Marinduque. Marinduque, okay. Mas okay yung Marinduque kasi virgin pa yung island. Virgin pa. So hindi pa siya masyadong pumunta. Yeah. Okay, so now we could see na medyo nagbo-boil yung ating honey. We add in a bit of, we add in the sugar. So, pass na lang sugar. Okay, add in the sugar. And then mix na lang siya. We add in the pepper. And then, we add a bit of salt. Again, every time na magluluto tayo, I'm sure chef's rule, di ba? Always season your food. So, make sure na may salt. Kasi, si salt always what? To enhance the taste. Exactly. Enhances the flavor of it, okay?
And then last na i-add natin dyan would be our vinegar. Now again, pag in-add natin yung vinegar, hindi natin siya pwedeng haluin. Kasi pag hinalo natin siya, mahihilaw yung vinegar, di ba? Yeah. So lagyan natin. A touch of vinegar would do kasi ayaw naman natin siya na masyadong rich na parang sobrang tamis lang. So ang gusto natin, Mary, may something na magka-cut through dun sa sweetness niya na konting acidity. Mm-hmm. Pwede nyo naman gamitin calamansi kung hindi kayo mahilig sa vinegar. Pwede rin kayo gumamit ng lemon. Lemon. But for this recipe lang talaga, para medyo concentrated or like yung plain lang yung base niya or acidity, vinegar yung ginamit ko. Okay? So far, kamusta yung ating bulalo? Ayan. Okay, check natin kung okay na ba siya. Chef Ina, by the way, since matagal na siyang kumukulo, itong mga vegetables natin, kailan natin siya ilalagay? Actually, luto na siya. Pwede na natin siyang ilagay. Okay, pwede na siya ilagay. Pag ito ba mga vegetables, sabay-sabay natin ilalagay ito? Or meron tayong uunahin, meron tayong mauunahin? Unahin natin yung corn kasi palalambutin pa natin. Palalambutin pa yung corn. Okay, so shall we start? And then after ni corn, who's next? Yung remaining garlic. The remaining garlic, okay. Actually, sobrang bango na nga niya eh. Excited na ako dyan. Ay, garlic onion pala, sorry. Oo nga, no? Ikaw, joker ka, ha? Okay, so after yung corn, mga ilang minutes bago mo masabing luto na si corn? 20 minutes. 20 minutes lang. So ito, na yung next. Actually, kung ako tatanungin, feeling ko talaga gusto magkaroon ng bulalo. Pero yung soup na literal puro bone, yung shank lang. Yun talaga yung parang, yun ang dream bulalo ko. Like yung puro shank lang, yung wala nang halos laman. Like, tapos mo na yung laman. Puro yung pinaka, yung utak na lang ng bulalo. Yeah, cholesterol. I mean, pero syempre, hindi mo siya pwede kayo araw-araw, like once a week or like we maybe... We put the patis. Twice a month. Okay, okay, so what's next? Patis. Patis. For this batch, normally gaano kadami patis? In your ano? Or bawal natin sabihin kasi secret recipe yun. Oo nga eh. Oh, so bawal natin sabihin. Okay, so guys, pagdating doon, again, Chef Ina kasi hindi siya gumagamit ng preservative. So yung patis is secret lang. So hindi namin sasabihin for the sake of having the secret ng bulalo. Bulalong Batangas sa Las Piñas, okay? Okay. So hindi ko na bilang, hindi ko siya binilang talaga. Okay. Okay. So next, after ng patis, what's next? The salt. The salt, okay. So here. So ipiping-ping-ping mo siya. Joke. Oh, okay. So go. Kamay na natin. So paano mo siya ipiping-ping? Try mo nga. Salam. Last one, isa pa. Okay. Ang cute. Ang cute mo, pink. Okay, let's go. Okay na. So pakukuloyin lang natin siya? Mm-mm. For another? 20 minutes. Okay, so 20 minutes. So while that one is cooking, eto, nagre-reduce na siya ng konti. Pero for me, mas gusto ko mas thicken pa yung consistency niya ng konti. So we have to reduce it more. Okay? Okay, so sa Gina, nakita ko. Tingnan natin. Ito. Yung consistency niya medyo sinupin siya. So yan yung gusto kong consistency. So sa Gina, please put it right there. Next time is ito, Tawilis. Now, a little backstory ng Solay Kwento regarding this recipe is technically hindi naman siya invented or tried this recipe kasi one time, nasa house kami. And like, I think like second plate na namin nakumahin ng Tawilis for the house. Parang, I want to try something. So sabi ko, since I like funny, why don't I try funny case? Kasi ba, normally what you find in sa mga fast foods right now is funny case, chicken, funny case, everything. So you see, diba? Sabi ko, pwede yan support Tawilis. Pwede naman yun sa Tawilis. So, doon namin siya try, and ever since that, naging staple na sa bahay namin. So, sometimes, pag gusto namin ng quick and easy meals, nagawa lang namin, physically, funny place, Tawilis, we call them, together, we look, funny place. Next, dinner na siya. Na sobrang dali gawin, na mag-actually magagawa ito sa bahay, na sobrang dali. Na hindi mo siya kailangan pag-isipan for anything. Actually, kung nari skill wise, di ba, hindi mo naman kailangan na mag-hanapin for that. So, we saw the procedure and everything. And yan, diba? So while you're mixing as well, I'm gonna get the stuff and time to plate na. Pag plating naman, basic principle lang naman, di ba, is as much possible, medyo may konti tayo, right? So itaas natin siya ng konti pag gandra. Para medyo national yung effect niya, is simple lang natin siya, yan. See? Very simple lang yung dish na yan. And at the same time, hindi siya masyadong makaka-overpower. The good thing about this is, hindi niya ma-overpower yung kilang kulo. So wala siya naman yung heavy spices or anything. Wala kayo ano. It's a good match. Because they're both balancing the flavors. We have something salty here, and we have something just sweet. Okay, here we go. Thank you so much. So now to finish this, we would just add a bit of toasted garlic here.
Hindi naman kailangan na sobrang linis agad. Mas maganda ka, medyo rustic. So, kayo ba lang mag-pick kung paano nyo gusto siya i-serve? Tingin mo, Chef Ina, ito. Pwede mo lagay sa restaurant. Tingin mo, restaurant ko. Ngayon, since tapos na si Tawilis, I think it's time to go back to your Bulalo. So, tara, check natin si Bulalo. Call the next na gagawin natin. Malapot na ba siya? Basta, kamusta? Malamboy na siya. Yun yung boy ng boy nito. Yun yung masarap siya eh. So, yun. Okay, so what's next? Pwede na natin. Since malamboy na si Garne. Si vegetable, tama ba? Is around mga 2 minutes, 3 minutes ang maluluto? 5 minutes. 3 to 5 minutes ang okay. Kasi kami sa house namin, pag nagluluto kami ng gulay, gusto namin yung medyo, hindi naman hilaw, pero half-off lang. Para pag kinain mo siya, medyo crunchy na. Although may ibang tao kasi preferred niya, talagang dumuluto na siya, di ba? So for this one, kailangan pala nitakpan or pabayaan na natin? Hindi na, okay, good. Kasi gusto kong maamoy yung ano niya eh. Yung aroma niya. Kasi bawa talaga. So, okay, after the gulay, is it everything na? Are we set for everything? That's it? Okay na. So pag naluto yung gulay, lumati na kami natin. Kakain na ba? Oh, okay. Okay, sorry. Sorry guys, pwede nagawa madali na ako kasi gusto lang may kumain ng bulalo. Okay, so, may recipe? Okay, meron na. Let's go. Okay. Okay, so Chef Ina, ito na. Tatry ko na siya. Excited na ako i-try siya. Game. Mm. Grabe. Chef Ina, totoo all natural to? Yeah. So, all natural naman, di ba? So, this is how... Nakita mo naman. Yes, so ito yung nakukuha natin pag all natural talaga eh. Yes. Sobrang rich ng flavor niya, sobrang comforting. Bagay na bagay siya ngayong tagulan. As in, swerte. Oh my God. Sobrang swerte ko today. Sarap? Yeah, sobra. As in like, ay nako. You made my day, Shafina. Thank you so much. At swerte kayong mga Tagalas Piñas at yung mga South Peeps. At meron kayong ganito sa backyard nyo lang. Kasi like, anlapit nyo lang. Kaya nyo siyang puntahan anywhere. Very accessible. I wish meron kami ganito sa North. Kasi again, taga-North kasi ako eh. Medyo malayo ako from you guys. So, yeah. I'm really happy na nagpunta ako today and then kumain ng bulalo. So like, kumain ka ng bulalo, nakakita ko pa, nagkaroon ko pa ng new friends and everything. So, I'm fulfilled today. It's really good. Tapos plus yung beef niya, sobrang tender. Even yung tendon, kasi ang lambot oh, nagbe-breakdown. Uh-huh. So yan ang nagagawa. Ang secret kasi para mas madaling palambutin yung bulalo is low fire. Low fire talaga. Yes, yes. Okay, you heard it guys. You heard it. Low fire. Don't go na sobrang kasi may ibang tao high fire the whole time eh. Lalong hindi siya lalambot. Lalong hindi lalambot. Okay. So okay. We got it from Chef Ina herself. So low fire lang tayo, low fire. Okay? So kasi yung tendon lalambot din eh. I mean like I love tendon, see? Okay. Okay. So, tingnan natin yung bulalo. It's time to go for our Tawilis. So, hope you like it. Kasi itong Tawilis ito, ginawa ko talaga. Especially for you. Sige. Kasi you know, I'm sweet. This is sweet. It's for you. Okay? Game. Cheers. Try natin. Try natin, game. So, hindi na ako mag-fork. Kasi pag na-fork ka corny. So, kakamayin ko na lang. Okay nga. Cheers. 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 Okay. Hope you like it. Harap. Sure ba? Yes. It's good. Nakita mo yung sabi ko kanina na pag binread mo siya, mas matat pagka-bread mo sa kanya, and then kinote mo siya, mas magiging crunchy pa rin siya. Mm-hmm. Hindi mawawala yung pagka-crunchy niya, di ba? So see, when you bite into it, you could still hear na nagka-crunch siya. Pwede appetizer. Pwede appetizer, pwede mo siyang ulam, or dessert. Better yet, dessert, pwede rin? Pulutan. Pulutan, actually. Yun yung dapat sabi ko. Wow, you're not finishing my sentences, ha? High five. Okay, game. One more, can I eat one more? Saba? Sige. Game. I'll take this one na lang. So there. See? Fishy. Mmm. Really good. Okay. Ang kailangan natin ngayon is konting panulak. So yung dami natin kinakain na. Oo nga. So, you need water. Mmm, organic juice. Organic juice. Oh, really? So you also serve organic juice? Wow, okay. Great. Organic juice is good. Lemongrass. Oh, lemongrass. Game. May okay. Lemongrass. Tara, let's go get some lemongrass. Okay. Maraming salamat, Chef Ina. Tinulungan niyo ako magluto ng Bulalong Batangas. Ngayon, ito na yung chance niyo para malaman ng mga viewers kung saan tayo located. So, go! Okay, guys. If you want to try the authentic Bulalong Batangas, you can visit our place located at Onelia Jose Street inside BF Resort Las Piñas.
You can also check us on Facebook, Chef Ina's Place. Okay, so guys, Chef Ina's Place, like, follow, share, and also visit them here para matikman nyo napakasarap na bulalong Batangas. Chef Ina, babalik pa ako ah. Sure, babalik you're ako, always welcome. Thank you so much. And hopefully by this time, sana may bago tayong dishes na pwede ituro sa kanya. Thank you, Chef Ina, for having us at your place. At salamat sa mga naituro mo sa akin. I really enjoyed your company and it was a pleasure cooking with you. Napakasaya talaga magluto kung meron kang kakwentuhan. So till next time, guys, I'm George Kawachi at abangan ninyo ang mga susunod pang mga kwento sa kusina.